Grab Express. Paano magpadala ng gamit or ng document through Grab Express? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, gamit ko na yung Grab na mobile app. Na-install ko na to sa phone ko, nakapag-sign up or nakapag-register na ako dito. Pinakita ko yung tutorial videos dito sa I button sa taas. Kung wala pa kayong account, pwede kayong mag-register. Or yung link to that video is nasa description sa baba. Ngayon, marami kasing features or marami pwedeng tayong magawa dito sa Grab. Like pwede tayong mag-order ng food. And bukod dyan, meron din yung mga to. Yung pabili, load, gifts, payment ng bills, yung Grab Mart, yung shopping na din. Ang i-explore natin is yung Grab Express. So, tap natin to. So, pag tinap natin yan, pwede tayong maka-receive or makapagpadala ng mga items. In this video, ang gagawin ko is magkapadala kasi ako ng simpleng document lang naman. Imbis na ako yung pumunta doon personally, ibubook ko na lang siya sa Grab Express and within the day, madideliver siya. Maraming tayong option na katulad nito, like yung na-experience ko dati is pumupunta ako sa LBC, magkapadala ako ng document, and pwedeng kinabukasan pa mapadala or within the week, depende kung saan mo siya ipapadala. Lalo kung malayo, like sa city to city or Visayas pa or kung mas malayo pa. Or kung aabutin ng mga ilang oras pa bago biyahihin. Yung sa akin, mabilis lang naman. Within Metro Manila lang naman siya, so ideal yung Grab Express, lalo yung sa motor delivery lang nila. And dito, ilalagay lang natin kung saan i-pick upin, kung saan i-deliver, and makikita na rin natin yung presyo niya. Mamaya makikita pa natin yan lalo. Tapos may mga option tayo dito, like kung gaano natin kabilis gusto ma-deliver, kung motor ba o sasakyan, and kung magkano rin yung presyo, like kung gusto natin urgent, pwede rin naman yon. Pero yung price niya is may dagdag na din. And makaka-receive tayo ng updates about sa delivery. So ngayon, skip na natin to and gawin na natin to. Para sa pickup location, palitan ko to. So, pwede kayong mag-enter dito like kung nakatira ka man sa, let's say, sa Makati. And then, i-enter mo lang yung address mo dito. So, lagay ko lang dito yung address or kung saan pipickupin yung item. So, nakapag-save na ako dito. So, piliin ko yung address na na-save ko. And delivery to, ilalagay ko na dito kung saan i-deliver yung document or yung item na ipapadala ko. And ito yung pickup time. Pwedeng pag pinili natin yung instant, 30 minutes or less. Kapag naman 4 hours, ang nakalagay dito is 4 hours. Get a rider within 15 minutes, delivery is within the 4 hours. So kung ganito gagawin nyo, maganda na. Sa akin, inagahan ko kasi yung pag-book para maabutan ko pa rin yung office na pagkapadalan ko ng document. Meron din itong pickup time na pwede mo itong i-update, pwedeng today or tomorrow. So nakalagay sa akin pickup now. And then, napili ko na to. Mas mura yung 4 hours, 99. Kung gusto nyo yung instant, within 1 hour, madi-deliver na 191 pesos. Sa akin, okay lang na 99 or mas matagal. Pwede tayong maghintay. So, click ko na tong confirm. And click ko na tong delivery details. And ilalagay ko na dito yung recipient, yung mobile number din niya, and the information dito sa baba. Pwede rin tayong maglagay ng type of item sa akin document. Ang pwede mo ipadala, food, clothing, electronics, or fragile na gamit. Medical or pwede pang iba. So sa akin, balik ko to sa document. And pwede rin ako mag-add ng note sa driver. Let's say kung magkapadala ka ng food or ng cake, pwede mo lagay na extra careful or doble ingat na lang. Kumpletahin ko lang lahat na to. So nakompleto ko na yung information. Ngayon, meron ditong delivery guarantee. So para tong insurance or just in case na may mangyari like nawala yung document, pwedeng magkaroon ng compensation from Grab, like up to 20,000 pesos. Kung standard naman, mag-a-add ka ng 7 pesos up to 35,000. Kung premium, na 9 pesos idadagdag mo, 50,000 yung pwedeng makompensate sa'yo ng Grab kung mawala or madamage yung pinapadala mo. So, close natin to. Okay na tayo sa basic. And indicate natin yung weight, less than 1 kilogram. And ito yung guidelines. Kapag bike or motor, kailangan maximum niya 20 kilograms. Kapag MPV or alam ko yung kotse na to, 300 kilogram. Kapag naman yung bike na 4 hours, maximum niya is 5 kilogram. So, 99 pesos yung final na presyo. Click ko na yung next. So, ito yung detalye. Nakasummarize dito. And then, add-ons, wala naman. So, book na natin yung delivery. May reminder lang ulit na aabutin ng 15 minutes yung paghanap ng driver. So, got it. And processing na siya. Yung sa akin nga pala, may option kasi tayo ng pag-pay dito. Pwedeng yung COD, pagpunta ng Grab, dun ka magbabayad. Or, pwede rin naman yung sa mga nakalink na bank accounts, like yung debit card or yung credit card. Pwede kang mag-link dito para
contactless yung pagbayad via Grab. So, hindi mo kailangang magbigay ng cash. Kung gusto nyong mas safe, pwede rin naman dito. So, delivery confirmed na. So, later on, makaka-receive pa tayo ng mga updates from Grab about this until ma-finalize yung pag-deliver ng item. So, nakakuha agad ako ng driver. Hindi siya umabot ng more than 5 or 10 minutes. So, ito yung driver, yung location niya. Tapos, ito naman yung location ko. Tapos, estimated pickup time is 11:18 a.m. to 11:33. Ngayon ay 11:06. And ito rin yung detalye about sa driver. So, pag in-expand natin to, pick up yung stage niya ngayon. Later, may mga stage pa rito. Nakikita natin na may drop-off. So, pag na-deliver na talaga successfully, mag-enable na or magiging green na rin yung drop-off. So, yun, scroll down ko lang, pwede natin i-message or tawagan yung driver. And itong share delivery status, kung sakaling yung kausap natin, gusto rin malaman yung detalye. Oops, dito nakalagay na we're finding you a new driver kasi nag-cancel yata yung driver. So, mangyayari din pala yun, katulad ng nangyari sa akin. So, click ko yung okay. And ito na, finding a new driver na yung status and then mapupunta ulit tayo sa or i-expect natin na kapag pwede nang i-pick up or for pick up na papunta na sa atin yung driver. Naka-green na rin tong pick-up. So, hintayin na lang din natin. So, ganun yung sa inyo. Makaka-receive kayo ng update kung for pick-up na or kung nag-cancel ba or hanapan kayo na parang bagong driver. Makikita nyo rin naman dito. Balik lang tayo very quick sa kanina. Kapag gusto mong i-share sa kausap mo, let's say gusto mong i-send via messenger. And then, pag sinend ko sa kanya, sa messenger, ganito yung makikita niya. So, pag kinlik niya to, ito yung makikita niya, yung status nung delivery and yung details na nilagay ko doon sa pagbook ko ng Grab Express sa Grab. And since pinakita natin kanina kung paano rin i-share yung status, doon sa link na pinadala natin, pwede rin natin i-open yan. And then, tap natin tong got it. And click natin tong show details. So, ito yung detalye or yung status currently. So, delivery schedule, delivery in transit na ongoing. So, makikita pa natin yung iba pang mangyayari na item picked up, driver in transit, and item delivered. Sa akin, item picked up na eh. So, dapat yung 4 naka-green na yan. And ito rin yung details, like pwede nating tawagan. Meron ditong icon ng call. And nung nag-scroll down pa ako, na-pick up na kayo item, image pick up. So, pinicture na ng driver yung document na pinadala ko, which is ito yon. And pag kinlose ko nga, makikita ko rito yung route na niya. And dito sa map, pag zoom pa natin, ganito pa siya kalayo from kung saan nga pinick up tapos sa punta kung saan niya i-deliver yung item. And nagbago rin yung minutes, naging 40 minutes na siya, so possible magbago-bago ngayon. And katulad ng nakita natin, maganda na i-share nyo talaga yung link dun sa kausap ninyo para pwede rin niya ma-track sa side nila. And also sa inyo naman, kung gusto nyo i-track mismo kung nasaan na yung driver, kung nakapag-progress na ba siya, pwede rin i-open yung link na sinend ninyo. And from there, makikita nyo nga yung mga detalye na yon. And also, ito na rin yung mangyayari kapag natapos na or na-complete na yung pag-deliver. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And for other tutorials na tingin nyo pwede namin i-share online, comment nyo na sa baba. And this is MediaTek Library. See you sa mga next videos. Bye-bye!